Actually, alam mo, ang hirap talaga magtrabaho kapag walang laman dyan yun eh. Kung gutom ako eh. Gutom ka? Oo. Eh ano bang ano mo? Ano bang mga... Ano, kinikrave mo ngayon? Pag mga ganitong gutom ka? Nagkikrave ako ng ano eh. Burgers, mga ganyan. Burgers? Burger. Pero parang gusto ko rin magkanin. Kanin tsaka burger. Oo, so, wala akong sumuro ng ulam. Oh. Sa akin naman kung ulam, parang gusto ko ng ano, seafood. Mga seafood. Saka, parang gusto ko ng medyo Japanese eh. Mga... Ano halo yung gusto natin? Parang... Kung maghanap tayo ng merong sushi, may pasta, may burger, saka may kanin. So, orin na shake. Yan. Tara. Ay, dito. Ito na ating mga order dahil gutom na tayo. That's una, right. Kumuha tayo ng Vietnamese salad roll para sa ating appetizer pang umpisa yan. Ikaw ba anong in-order mo na? Tapos ito naman, syempre, umorder din tayo nitong California baked sushi. Yeah. Syempre, hindi mo wala yung nori. Eh? Oo, California. Tapos, umorder din tayo ng beef cheesy burger deluxe. Yeah, burger, cheeseburger deluxe. Kasi nagkikrave na sa burger. Oh. Kaya ako naman, kasi alam ko allergic ka sa chicken. Ako, tama. Akin na lang itong cheesy chicken burger. Chicken burger. Eh ano ba yung pasta kinuha mo? Yung pasta ko naman ay pesto pasta. Oh, atin na lang tayo. Na, kasi ako, pasta. Chicken Alfredo naman ang inuha ko. May chicken din. Pasta. Ano? Oh, sa akin lang lahat yan. Ha? Sige, kasi allergic tayo. Tignan natin itong unahin natin, yung Vietnamese salad roll. Alam ko itong salad roll. Dip natin dito, alam ko parang peanut sauce yan eh. Kaya tikman peanut natin. Peanut sauce. Yun yung ini-expect ko na something na fresh kasi nga alam ko heavy yung mga kakain natin mamaya. Something na para pang starter talaga ng ano natin, ng main course, kumbaga pang intro yan sa pagkain natin. Very light lang, tapos parang malinis lang yung lasa niya. Tikman natin yung California baked sushi roll. Yan. Maano siya, ma-cheese. Maramdaman mo agad yung cheese. Tapos may mango. So ito palang isang ano, a big sushi na ganito kalaki is worth 229. Mm. Tapos ano siya, good for 2 to 3 persons na. Ngayon punta lang tayo sa ating mga burger kasi ito talaga ako, mahilig ako sa burgers talaga. Gusto ko usually mga burgers ko lagi. May cheese. Kita ko naman dito. Siyempre. May cheese naman. Kaya cheesy chicken burger ang kinuha ko talaga. Chicken. Ikaw ano ba yung ano sa'yo? So yung sa akin naman, beef naman ang meat ko. So kung sa'yo chicken, sa akin beef. Tapos merong melted cheese tsaka yung ano, solid na cheese. Very affordable yung mga burgers. Oh. Kaya tsaka ang daming selection kung gusto mo na iba't ibang klaseng burger, meron naman. At yung price range naman niya from 109 to 139. So, kung in a budget ka, no, na kunyari ang afford mo lang 101, meron naman burger para sa'yo. So, ito pala Joshua, yung shake natin pareho. Maniniwala ka bang 99 pesos lang ba? 99 pesos? Ganito na halaki, ha? Tapos, tingnan mo, may mga ano pa, hindi tinipid sa ingredients. Ay, nakita mo sa ilalim yung strawberry. Strawberry yan. Kasi ito, kumuha ko ng mango shake. Tapos, nakikita mo talaga, ewan ko kung nakikita sa camera. Talagang buo-buong mangga yung main. Kada higop ko nga parang kailangan kong ibuyain yung mga bits ng mangga talaga. Mga bits? Oo. Dito naman tayo sa pasta kasi kayo na ko pa talaga tinitingnan itong Chicken Alfredo. Isa kasi ito sa mga paborito kong pasta na Chicken Alfredo. Pero ano ba ulit yun sa'yo? Tuna. Sa parang tuna yun, no? Pesto tuna. Tuna pesto. Ayan, to. Kaya pasta. Tikman na natin yung una. Ano ang maganda niluto ng manok? Well-seasoned yung manok. Masarap. Just imagine, Joshua, kung magkano yan. Hula ka mo isang magkano. Isang gantong order na mo. Hula ka mo magkano. Isang gantong order. 150? Hindi. Lower? Lower pa. Lower. 149. Hindi. Lower pa. 139. 139 lang. Ang isa. Joshua, appetizer pa lang to. Wala pa tayo. Lang ito eh. Ito lang, para lang ano to, pampatanggal lang nung umay mo kanina. Pero umorder pa kasi ako talaga yung pabusog natin, yung main course natin. Yun, main kasi course. Hindi ako kontento talaga pagka ano, hindi Pinoy yung ano. Kailangan may kanin talaga ako eh. Pag-Asian light. Pag-Asian ka talaga, ano, yun yung hinahanap-hanap natin. Rice. So, yan. Gusto nyo makakita ng magic? 1, 2, 3.
Ito na nga, yung mga heavy meals naman natin. Ano? Intro lang yung manina talaga. Mag-aana lang. Ngayon, ginaganahan na tayo. That's right. Ano ba mga in-order mo ulam? Ito yung tinatawag nating garlic seafood. Mm. Yan, mga seafood na mga mixed. May tahong, meron shrimp. Mga shrimp. Tapos meron din tayong pansit canton, syempre. Mm-hmm. Syempre may gulay din tayong mga pang-balance. Para balance yan. Diet. Ito yung mga stir-fry, nating stir-fry vegetables. Yan. At syempre, para sa akin ulit. Yeah. Chicken wings, garlic parmesan, parang puro garlic to eh. Garlic parmesan, garlic seafood. Oo. Tapos, so with that, ano, saan ba natin sisimulan na? Siyempre, kanin agad to. Ayan na nga, talagang solved na solved yung cravings so, natin. Kaya para sa mga... Ngayon, mga magkaklase na gustong mag-food trip. Kaya, magkatropa, gusto nyo lang kumain sa labas. Tapos di kayo makapag-decide kung ano bang gusto nyo. Gusto nyo ba ng Japanese food? Gusto nyo ba ng Chinese food? No? Dito sa House of Us, pwede lahat ng cravings nyo masatisfy on a budget. No? Hindi masakit sa bulsa yung iba. Kasi minsan, pag nag-food trip, parang minsan ayaw na tuloy sumali ng iba. Kasi walang budget. Pero ito, talaga matutuloy yung drawing ng magpaparkada. Kaya nga yung term natin, diba, student-friendly. Yan. Kasi talagang yung mga presyo is, ano siya, friendly sa mga estudyante. Alam naman natin, mga estudyante, mga ano lang, tight ang mga budget. True. Kaya dito, sulit na yung mga, kumbaga sa mga hindi masyadong mamahalin na pagkain. Pero yung serving is napaka-pangmarami na. Tsaka masarap din. True. Diba? Kaya punta na kayo sa House of Us dito sa Tamaro Hills sa Valenzuela. And sa mga social media, no? Sa mga social media pages, pwede po tayo, pwede natin i-visit sila sa Facebook at iba pang mga social media platforms. At kung medyo malayo naman sila dito at may hirap sila pumunta dito sa may Tamaro Hills, pwede naman sila umorder online naman. Na may deliver naman na pwede mag-deliver ng mga menu natin kung meron sila na gustuhang dish na yun na finiture natin, lalo na itong yung chow fried rice tsaka yung sushi bake kanina, isa yun sa mga must try dito sa House of Us. Kaya sa mga gusto nang pumunta dito, no, mag-visit kayo, pwede nyo makita sa online at syempre dito lang din yan sa Along Valenzuela. Let's go! Tuloy natin ito.